Hello guys! Bali ngayon ay nandito ako sa Pistang Pinoy sa South Korea 2024! At ngayong taon guys ay ginanap ito sa harap mismo dito sa Busan Station kung saan located yung KTX din po. Isa sa mga guest po dito ay itong Alas Pilipinas team. Ayan po, sila yung mga naglalakad. Hindi ko makuhanan yung kanilang mga face pero ayan, nakaka-proud. Nag-start yung event ng 9:30 hanggang 4:30 PM. At nakakatuwa lang guys, kahit na medyo masama ang panahon, umaambon, tapos titila, tapos aambon ulit, napakadami pa rin mga kababayan natin yung nag-participate, pumunta para suportahan po itong event na to. So, nakakatuwa lang talaga kasi syempre lahat ng mga yan ay may pasok sa trabaho kanabukasan pero nandiyan sila, di ba, para makisaya at makiselebrate sa Philippine Independence Day dito sa Busan po. Tapos, isa pang nakaka-proud guys kasi pinahintulutan ng Busan Mayor na itong event na to ay dito ganapin sa harap mismo ng Busan Station. Sobrang busy po ng area na to dahil nandito po yung KTX Station din. So, sobrang maraming mga tao po talaga dito sa area na to. Naku-curious sila kung ano bang meron na nagaganap dito. Makikita din nila kung papaano tayo mag-celebrate sa mga ganitong event, ba? Diba? So yun, nakaka-proud lang din po talaga. And sobrang dami ng mga Filipino community po dito sa South Korea. Hindi ko pinalagpas na hindi sila i-video para yung mga pupunta dito sa South Korea ay magkaroon po kayo ng idea or pwede kayong mamili kung saang community nyo gustong sumali guys. Kasi napag-alaman ko na magandang bagay or malaking bagay din po pala na may mga community kayong sinasalihan. Lalo na kung EPS worker kayo dito sa South Korea po. Ang hindi lang ako na-satisfied sa event na to kasi walang mga Pinoy food na binibenta. Last time kasi na nag-celebrate po ng Philippine Independence Day dito sa Busan ay may mga Filipino food na pwedeng mabili. Pero this year, ayun nga, wala pong nagbebenta ng mga Pinoy food. Alam nyo ba guys, isa yon sa mga inaabangan ko pag may mga ganitong event. Maliban dun sa mga guest like SB19, yung Pinoy food din po isa sa mga reason bakit ako pumunta sa event na to. Buti na lang guys, habang nag-aantay ako na mag-start po yung program ay kumain muna ako sa may fast food. Kung hindi ako kumain, malamang gutom na gutom ako. Oo. Today din pala ipinakilala or in-announce yung Wish Bus ng South Korea dito sa Busan. Nandiyan yan nasa gilid. Hindi ko nakuhaan ng video guys sa sobrang dami po ng tao. And nung bandang hapon na medyo sumakit yung ulo ko kaya hindi na ako nakapag-video po ulit. In-upload ko pa din ang video na to para ipakita sa inyo yung ginawang effort ng mga kababayan natin dito sa South Korea. Thank you sa Philippine Embassy and sa mga gumawa ng event na to, di ba? Kasi dahil sa inyo, nag-enjoy kami mga Pinoy dito sa South Korea. Thank you so much. Isa sa mga guest itong si S.I. Belano at ang galing-galing niya. As in, sobrang napapanganga kami nung kumakanta siya. Talagang ang tahimik ng paligid, guys. And wow, ganun lang yung maririnig mo.